Oh my God! Sobrang ganda! Am I dreaming? Oh my God, mama, ang ganda po dito! I can't wait to explore inside. Let's go! Ay, Gandara! Alam mama, ang ganda dito! Aray, by the way, na si CR ako. Saan ba si CR dito? Thank you, Lord. Nakalayo-layo din kami kay Rogelia. Sobrang ganda talaga. Oh my gosh. Mama, buti na lang kaga binili natin tong bahay na to at tong lote na to. Napakaswerte natin. Sobrang ganda dito. Bit na bit talaga. Ilan yung rooms? 1, 2, 3. Oh my God. Tatlo. So, feeling ko akin yung nasa gitna. Let's go there. Saan dito yung CR? Nandun! Kuya Tabing! Parpar tong mga laruan mo, sirang-sira na! Diyos ko, di na kita bibilan next time, ha? Oh, bilisan nyo, punta kayo dito sa sala, mag-usap-usap tayo at sasabihin ko kung ano yung mga kwarto nyo dito, okay? Oh my God! What a lot of shoes! There is a lot of shoes here! For Peck! Rap, punta muna kayo dito saglit. May sasabihin lang ako. Yes, Mama. Hi, Mama. I'm Dancy Arring. I'm Dancy Arring, Mama. Oh, Parpar, ba't nandyan ka? Kala ko ba nag-CR ka? Oo, Mama. Nag-CR naman po talaga ako, Mama. Kakatapos nga lang po eh. Nandun yung CR natin. Walang CR dyan. Ah, may CR tayo. Anak, i-CR kasi ako sa kapitbahay natin, Mama. Diyos ko. Iyo ka, diri ka. Di ka na nahiya. Okay, sasabihin ko lang muna kung bakit tayo lumipat dito. First of all and main reason kung bakit tayo lumipat ng bahay eh dahil kay tita niyo Rogelia na napaka-toxic. Hindi ko na sasabihin kung bakit, basta ayaw ko siyang maging kapitbahay. And second, mas peaceful dito kahit marami tayong kapitbahay, at least mas maraming pogi. Bet ko yan, ma! Mag-practice na ako. Aray! Woo! Aray! Charot! Okay, mga anak, Rap-Rap at Parpar, kayo na bahala kung ano yung magiging kwarto nyo dito para yung isa gagawin nating bodega. Kasi actually, apat na rooms ito. Yung isa nandun sa malapit sa CR at kitchen, at yun yung master's bedroom, which is dun ako titira. Dun yung room ko. Okay? So kayo na bahala dito sa tatlong rooms na to kung ano yung magiging kwarto nyo, basta walang mag-aaway. Ang feel ko, Mama, ang magiging kwarto ko is eto, etong nasa pinakagilid po. Eto na lang po magiging kwarto ko, Mama. Ah, Mama, hindi na ako pipili. Eto na yung room ko. Eto na, final na. Oh, hindi na iisa yung kwarto nyo, ha? Wala nang rason para mag-aaway pa kayo. So, magsipot. Wait lang. Sino yun? Rap-Rap, anak, pakicheck nga. Wait lang, Mama, check ko. Wait lang po, coming. Hi sis, Rogelia here. Fresh and beautiful. Prettyful. Rogelia, anong ginagawa mo dito? Namiss lang kita, sisi. Binisita lang kita dito sa bago mong bahay. At may sasabihin lang sana ako. Diyos ko, paano mo nalaman tong location namin, ha? Alam mo ba, sisi, pinaalis ako, pinalayas ako dun sa pinagtitirahan ko dun sa atin. Di ko din alam kung bakit, pero napaka-bastos nila. Like, pinalayas ako, as in, like, yung mga gamit ko, binasura sa labas na parang basura talaga. Nakakaawa ako, sisi. Like, I'm gonna cry na. O, ngayon, pake ko, pake namin mag-iina kung pinalayas ka dun. Anong magagawa namin? Bakit? Ano daw ang rason? Sisi, you know the reason why kung bakit ako pinalayas doon is because nai-insecure sila sa kagandahan ko. Isa ka na doon, I know. Pero, yeah, you're my sisi. I understand you naman. Sisi's for life! Ito pa, isa sa mga rason kung bakit din ako pinaalis doon kasi hindi pa raw ako nakakabayad ng renta. Like,
Diyos ko, sisi, kung maayos ka namang kausap at kung maayos kang tao, hindi naman ganun yung gagawin mo sa mga gamit ko. Like, ibabasura mo na lang, di ba? Napakabastos. Ipopost ko yan, ha? Hindi porket hindi ako nakakabayad. Ganyan na yung ginagawa sa akin. That's abuse. She's too much. I hate what she did to me. Like, yung mga gamit ko, ipopost ko yan regarding sa ginawa niya sa akin. Kahit may utang ako, hindi dapat ganyan. Wala lang pera, kaya maniningil. Napakakapat. Ah, naka-apartment ka lang. May utang pa sa kanila. Ilang months? Sisi, hindi months. Years. Like, nung nag-stay pa ako doon, nung unang stay ko doon, hindi ko pa nababayaran yung renta ko until now. Pero that's not the correct way on how to, yeah, pakalisin ang isang tao. So, I assume dito muna ako mag-stay for the meantime. Nandito na sa akin yung mga bagahe ko. Dala-dala ko na sila. And ang room na napili ko dito is yung master's bedroom, for sure. Kasi doon ako magiging komportable. Ano? O sige na, punta na ako sa room ko. Mag-enjoy kayo dito. Bye! Kuya, anong ginagawa mo? Nag-impake, malamang nakikita mo, diba? Nag-impake ka na, nakapag-prepare ka na ng mga damit, nakapagpaalam ka na ba kay mama niyan? Ikaw nagde-decision ka na naman na wala pang decision si mama. Pala-decision ka talaga. Anyways, I'm gonna sleep muna and good luck. Kasi for sure, hindi ka rin naman papayagan ni mama. Okay. Ma? Barbar, anak. Barbar, gising na. Mama, hayaan mo na lang si Bunso. Let him sleep muna. Sabihin mo na lang sa kanya mamaya pag nagising siya. Aalis na ako. Nandiyan na yung sundo ko. Barbar, anak, gising ka na. Mama. Oh, mama, bakit ka umiiyak? Si kuya mo, aalis na siya. Ano? Mag-aaral siya, anak, at malayo sa atin dito yung school niya, kaya kailangan niyang mag-stay doon ng matagal. Aalis si kuya dito sa bahay at matatagalan siya doon, mama. Mapapalayo na sa atin si kuya mo. Dadalawa na lang tayo dito sa bahay. O magbihis ka na para iatid na natin siya sa labas. Nandiyan na yung sundo niya. Tayong dalawa lang ang maiiwan dito sa bahay. Yay! Oh my gosh, finally mapayapa na ang buhay ko. Wala na akong makakaaway. Wala na akong makikitang buwisit na mukha dito sa bahay. Kuya, nasaan na po yung mga bagahe mo? Yan lang po ba? Ako na po magbibit-bit lahat, kuya, palabas. Ako na lang po magbubuhat, kuya, para hindi ka mahirapan. Mama, ano bang nakakaiyak? Galaw-galaw, bilisan mo para makaalis na dito sa bahay si kuya. Kuya, one more thing. Huwag ka na bumalik dito sa bahay. Yay! Finally, gigising ako na walang pangit na katabi. Ko ang aga-aga nang bibisit si kuya. Ano yan? Hi, Bunso. I miss you. Nandito na ako. Diyos ko, ang ganda-ganda dito. Kaso nga lang kulang kasi wala kayong kasama ko. Mag-isa lang ako dito. Hindi kita na-miss. Promise. Ay, charot. I miss you, kuya. I wish you were here dito sa bahay. Uwi ka na agad. Oh, kamusta na kayo dyan ni mama? Actually, mas naging okay ako nung wala ka dito sa bahay. Walang pangit. Ganun. Ay, charot, kuya, hindi kami okay ni mama. Like, sobrang sad kami kasi wala ka agad dito sa bahay. Nakakamiss ka talaga, kuya. I wish you were here talaga. Oh, mabuti naman kung ganun. Oh, sige, Bunso, may class pa ako eh. 1:30, oh. Mag-aalauna na. Magpre-prepare pa ako. Shame mo lang. Huwag kang magpapakatigas ng ulo dyan kay mama, ha? Wala ako dyan. Oh, sige na, papay na. Miss you. Bye! Di kita na miss. Bye! Makakain na nga. Aray.
Hi. Hi, Mama. Good morning po. I love you. Na pala Parpara, since malayo-layo na sa atin yung kapatid mo at hindi ko naman siya mauutusan. Ano yun, Mama? Na-observe mo naman ata na nung mga panahong nandito siya sa bahay, siya lagi ang gumagawa sa mga gawaing bahay. Lahat siya. Wala siyang pahinga. And so ngayon, dalawa na lang tayong natitira dito sa bahay. Ikaw munang bahala lahat. Ngayon, ikaw muna ang gagawa lahat. May mga labhan dito. Ilalaba mo na siya now, lahat. And may mga nakasampay pa dyan, kukunin mo at itutupi mo lahat yan. Pati yung mga nakasampay doon sa kabilang terrace. And may mga nakuha na rin akong mga damit kanina nandun sa baba. Ah, bago ko makalimutan, may huhugasan ka pala sa baba. Yung pinagkainan ko kanina and yung mga bisita ko. Since wala na sila, itrabaho mo na yon, tapusin mo na. Kiskisan mo rin yung banyo natin dito sa taas and doon sa baba. And then magwalis ka and magmap. Go! Ngayon na. Tapusin mo na lahat yan. And pagkagising na pagkagising ko, dapat tapos na lahat. Thank you.